Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Bali, nandito po ako sa may malapit po sa lutuan ng alak. At dahil ngayong araw po ay magluluto na po kami ng alak na lambanog. At bali, naantay ko lang po si Bossing dahil si Bossing po ay nasa sasahan at nangongolekta po ng mga tuba. Dadalhin po niya yun dito sa lutuan po ng alak. At bali, katulong po namin si Gerald sa pagluluto. At habang inaantay po namin si Bossing ay papakita ko po muna sa inyo yung lutuan po ng alak. At saka si Gerald po ay naghahakot din ng panggatong. At siya po ay naghahakot po ng mga panggatong. Yan po yung mga kahoy na hindi na po gamit. Yan yung tinanggal sa bahay. Ang ilang hakot mo na iyan, Til? Tatlo na. Tatlong balik ka na. Ayan na po si Gerald. Bali, malapit lang naman po yung luto ng alak dito sa amin. Kaunting lakad lang po. Ilan baga lulutuin mo ngayon? Yung paso laang. Ito po yung tulay dito. Pakita ko muna po itong view. Bali, ang lutuan po ng alak dito sa amin ay kalapit lang po nitong ilog Pakatan. Ayan. Ito po yung ilog na pinaglalanguyan po ni Namilot. Ayan. Tapos meron din po ditong palaisdaan. Ito po yung ilog. Tapos yung kabila po ng tulay ay palaisdaan po yun. Tapos may palaisdaan din po dito. Ayan, ito po ay maliit na palaisdaan. At doon po ang lutuan ng alak. Ayan. Papakita ko po sa inyo at ipapasilip ang lutuan po ng alak. Ito po yung lutuan ng alak dito sa Abiyawin. Bali, ito po yung pagmamayari ni Nani nung Budoy. At kami po yung nakikilutulaan dito. Ito po yung tinatawag na toong. Ito po yung pantakip sa dito po sa Pugon. At dito po yung nilalagay yung tuba kapag ka po niluluto. Yan, meron po ditong tuba na ito po yung pinaglutuan na. Itatapo na po yan. At maya-maya lamang po ay magsasaklang na si Gerald. Inaantay lang po namin si Bossing. At ito po ay merong hagdanan. Yan, bun po si Gerald sa taas at siya po ay nagtatabo po ng tubig. Dahil kapag ka po nagluluto ng alak, kailangan po ay mayroong patubig para hindi po umangi o bumaho po itong yung niluluto pong alak. At mano-mano po ang paglalagay po ng tubig sa taas. Meron po doong lumang bangka. Bali, yung kinukuhaan po ng tubig ay ito po yung maliit na palaisdaan. Yan po ay galing po doon sa ilog ang tubig. Dilat pa, tingin nga ako. Nakakayat nga muna ako. Ayan, nakuha na po tayo ng tubig. At yan po ilalagay po natin dito po sa lumang bangka. Yun. Ito po yung pupunuin itong lumang bangka. Pupunuin po ng tubig. At nandito rin po yung mga parang Edgar, si Aldrin, saka si Udang. Akala ko naman din na, para sila pala itinatakulog pa din na. Ito po yung tuba ay tinatanggal na po yung gamay para malagyan na po ng panibagong tuba. Yan po yung panglimas ng tuba.
tatapon na po iyan kapag nakaluto na. Para masaklangan po ng bago. Ito po yung mga tuba. Ayan. Ito po yung tuba ng sasa na isasaklang. Meanwhile, ayan po, dumating na si Bossing. Dala na po niya yung mga tuba na nakolekta po niya ngayong araw. Hindi ko makapalad doon si Papo kayo. Hindi ko po kayo. Eh, matigas. Matalas ang karin tayo. Wala, tika kalahati lalo naman yan. Talagang si Parang Edgar ay to the rescue. Oh, halima ako naman. Kahapo din na po ni Bossing yung mga tuba doon po sa lutuan po ng alak. Madulas ang daan. Ayan, naglalagay na po si Gerald ng tuba dito po sa pagsasaklangan. Sinasali na po ni Bossing yung mga tuba dito po sa drum. Dito po niya yung ini-stack sa drum para yung pong container ay magamit po ulit niya bukas. Habang si Gerald ay panay pa rin ang paglalagay ng tuba dun sa lutuan, paglulutuan ng alak. Ay paano pag halimbawa yung bus yung buwan? Alam mo na yung bus yun. May malalo. Ayan, puno na po yung tuba. At ang isang puno po dito ay titong container na tuba. Ang isang saklang. Lalagyan na po ng takip. Yung pong inilagay na takip ay sako po iyan. Para hindi sumingaw na masyado. Ayan, ibababa na po ni Gerald yung tali. Oops, yung mali popcorn. Atin na pong ano, itatakpan. Alalay. Tatakpan na po natin yung bugon. Hanapin po tayo makapin ng alak. Okay. May takip na po. Dapat yun. Ito pong gilid ay lalagyan po ng damit po. Lalagyan po ng tela. Para po hindi talaga sumingaw yung punto ba. Sinisingitan po ni Gerald. Pag-igiban eh. Nga, dapat walang singaw yan. At pag walang singaw ay paulitin. Ayan po, at ginagatungan na po ni Bossing yung pugon. Kahit basa ang pangyato, patagalin na. Kailangan po ay malakas po ang apoy. Hindi pa babayaan ang gatong para po madaling kumulo po itong tuba. 2 hours later. Ayan guys, at bali yung pong sinaklang na tuba ay mga 2 oras pang mahigit bago pa yung tumulo. Ay kami po muna ni Bossing ay galing sa bayan kanina. Kadarating lang po namin. Papunta po ulit kami ngayon sa lutuan at tingnan po natin kung ano yung update.
Oh, ito po yung daan papunta po sa lutuan. Ano, natulo na? Ha? Sakto na. Una ka, bossing. Ayan, ayan po yung lutuan ng alak. Ah, yung kulay blue ang bubong. Otis, bukain yung silinder. Ito yung wala nang lasang alak. Ah, natulo na. Pangatlo na ngayon. Pagdahol kanina ba natulo? Nablock yung konti. Nakailang galon na. Pangatlo na yan o. Pangatlo na? May mabilis langan eh. Ayan guys, at nung kami po dumating ay tumutulo na daw itong tuba. Itong alak. Ayan, ito po yung alak. Pang tatlong galon na daw po ito. Ganyan po pagluluto ng alak. Tuloy-tuloy po yung gatong ng apoy. Tapos ay kapag kumulo na po yung tuba, yung pinakang paris po ng tuba ay dadaloy po dito sa kawayan. At yun na nga po yung lambanog. Pawis lang po na yung tuba ang kinukuha. At kapag po kumukulo na po yung tuba ay kailangan po ay may patubig. Ayan. Para po hindi bumaho yung alak. Bali, yan pong tubig na iyan ay dito nga po nanggagaling sa bangka. Ayan, yan po yung nilagyan ng tubig kanina ni Gerald. At yan po habang tumutulo po yung alak ay dire-diretso din lang po yung pagpapatubig dito. Para hindi umangi o bumaho po yung alak. Yan naman pong tubig ay hindi po yan sumasama sa tuba. Dahil yung tubig po ay lumalabas po dito. Yan. At yan po ay natatapong. Hindi po yan sumasama sa tuba. Ayan, puno na po yung nasa galon. Sasali na po ni Bossing dun sa container na pinagsasalinan po namin. Bali, yan nga pong tuba ay 7 container. Kaya ang hahanguin din po namin ay 7 galon na alak. 1:1. Sa isang container na tuba ay 1 galon na alak. Kaya bali, yung 7 container na tuba ay katumbas ng 7 galon na alak. At kami nga po ay sumaglit ni Bossing kanina sa bayan. Kami po may binili. Bossing, labas mo yung ating binili. At nakakaya naman ka na parang Edgar at talagang full support kay Bossing. Bossing, dito ka, Mark mo dito. Dito mo, itong nakikita naman. Yan, maghahalungkat na po si Bossing ng kanyang mga pinamili. Putang lala. May pinaikot na Andox. Bakya naman, Andox. Bakya naman. May bangus pa pang ihaw. Saka bumili po si Bossing ng pang ihaw na ayun lang, siling larang. Bangus. Wala. Hindi nakapagdala. Nagmamadali kami. Ito po yung binili ni Bossing na pang ihaw. Isang bangus at 2 tilapia. Tatlo na yan. Andox. Wow. Nilalagyan na ni Bossing ng sauce. Ito pa rin matamis-tamis-tamis. Garap. Garap. Mahina yun. Siguro na sa isma yung yung pong isda ay iihawin at lalagyan muna po ng palaman. May sibuyas, saka kamatis, saka lalagyan din po ng sili. 25. Si Bossing po yung nakuha po ng pantali po sa isda. Hindi na po nabalot sa foil. Ano ba kaya yan? Buli? Ha? Buli. Buli po ang kinuha ni Bossing na pantali po sa isda. Oh, di mo naman pinagtulusa ko. Tinatalian po nila yung isda para hindi bumuka.
para hindi malaglag yung palaman. Ayos. Ihawi na. Dito lang po ilalagay yung isda, parang ini-steam lang po. Ayan po, nakasak lang na itong ating isda. Bali, yan po yung ini-steam lang dito sa bukana ng lutuan. Sa sobrang init po, ay yan ay maluluto na din yan. Busing maluluto naman yung inihaw doon, ah, maski yun ay nasa labas lang ng baga. Bayo, hindi ka nagkalulokso doon. Sobrang init doon. Aba, o. O ba, itim na o. Ba, eh, labiling lang ay. Pakainit yun. Nasaan lagay mo ng ngala? Sige, ganyan, ulitik, walang kabisa-bisa. Sige na. Huwag na tinatamad mag-inamay. Sige na. Sosyal. Sige na may patakaran. Tumagay lang. Sige na yung puto. Ayan guys, magkukwento lang po ako ng mga kaunting mga pangyayari sa aming buhay noong mga panahong hindi pa po ako nagbablog. Ako po dati yung nagluluto ng alak dito. Habang si Bossing po ay naninigis pa ng mga tuba, ako po yung nagbabantay ng alak. Kami po gumigising ng alas 3 ng madaling araw. Tapos ay tatlong saklang po ang aming ginagawa. Natatapos po kami ng hanggang alas 9 ng umaga. At habang si Bossing nga po noon ay naninigis pa po ng tuba, ay ako po yung nagbabantay dito. Tapos kapag dumating na po si Bossing, ay may dala po siyang bayabas. Yun lang po yung pinakang almusal namin sa umaga, bayabas. Habang hindi pa kami umuwi sa bahay, yun yung kinakain namin dito. Maliit pa po noon si Milot. Parang si Milot ay mga 3 taon lang po. Inaabot. Kasama po namin si Milot lagi dito kapag ka nagluluto po kami ng alak. Dati po noon pagkatapos kong magluto ay kinukuha ko po yung mga baga. Sinisilid ko po siya sa balde para mamatay po yung baga. At ako pinakakaipon po ng uling. Mabilis lang maluto han eh. Kaya ko nagdala sa saklang. Ayan, nakaluto na po tayo ng inihaw. Oo, pang sigarilyo. Sige. Wow. Nam-nam. Ikaw nakaagay, tadi ka umanguha. Hindi. Kaya na pa ako patinga-tingala. Ay! Ayan, maglalagay po ulit si Bossing ng gatong. Puno na po ulit yung nakasahod sa galon. Sasali niya ulit ni Bossing. Bango ng amoy. Mga ilan na yun? 6? Ay di isa na lang. 1 galon na lang po't matatapos na kami dito.
Ito pala, papito. Mm. Yung pong niluluto nilang alak ay kapag lumamig, ay pwede na pong inumin. At si Bossing po'y bumawas na at magpapalamig na daw at titikman na po nila. Pag nagpapalamig, nakabuntog lang sa tubig. Nagpapalamig na po sila at titikman na daw ni Udan. Kapag ka po wala ng tubig yung bangka ay lalagyan po ulit iyon. At si Gerald po ni Aldrin po ay nagtutulong po sa paglalagay po ng tubig doon po sa bangka. Kailangan po laging may laman yung bangka dahil diyan po nang gagaling yung dumadaloy pong tubig dito ah. Yan. Inahon na din ni Gerald yung isa pa nating inihaw. Bangus. Wow. Hey, nasi. Yun po yung hawak ni Pareng Edgar ay yun na yung pinalamig na alak na niluto ni na Bossing. Titikman na po ni Pareng Edgar. Tikman mo. Samantala pang ilan yan. Nagawitan eh. Matapang pa. Aba. Magdadagdag pa. Kumuha kayo ata doon sa container. Na yan. Takul. Nanonood sa dilan. Isang butas-butas. Malabas sa ilong mo na eh. Hmm. Yung mga ilang araw. Uling-uling. Malinda pa din na uling na kukulamber. Wala. Baldi. Sigas. Yan, bali, tapos na po kaming magluto. Napuno na yung... At ang nakasalang na po dito ay yung kay Udang. Kay Udang na lagayan. Buraot. Buraot daw, sabi ni... Yan, at naglalagay po ng tubig yung dalawang magkapatid. Doon sa bangka. Malapit na. Oo, gaganong nakapala. Tama na, tuulan naman mamaya ang gabi. Maka tatlo pa, oh. Oy, tatlo. Tama na, oh. May kapit sinabi mong tatlo. Pagkakagiyan sa inyo. Yan, kapag ka po tapos na ang pagluluto ay itataas na uli yung yung ginagamit na pantakip. Yun po ay nakabitin. Tatas na rin yung bossing. Masin. Yan po'y napakabigat. Yan, inangat na po ni bossing. At yung pong tuba, ayun po'y itatapon na. Yun nga pala maganda nga isa din po na yung pagkakaroon. Pinapanong yung paglilibas sa ikon. Bali nakabitin po yung pantakip na muong. Bagongon! Yung bagongon, doon mo nga pala isa sa kalangat. Kapag meron kang bagongon, ay ilagay mo lang dito ay napakabilis maluto. Bali ito pong tuba ay yan ay itatapon na. Ah, may pain kayo? Habang nagiinom pala itong mga ito ay meron po silang pain dito sa ilog. May huli udang? Wala. Hindi po inugot yung buho. Masama pala pag buraw, tambahin. At sa galing? Sino kasama? Ikaw? Malino. Kasama po sila ng alak.
Ayan guys, pauwi na po kami. Tapos na nga kaming magluto ng alak. At dala na ni Gerald yung isang container na alak. Tapos ay dala ni Ate Huya yung pulutan at lilipat daw yung mga iyan. Doon na sa bahay magtutuloy ng tagay. Hello po, hello. Ano, wala tayong naiwan? Meron. Ano? Baga. Yok. Baga. Baga ang naiwan. At bali yung isang container na alak po ngayon ay pwedeng ibenta na ang 1,500 po. 35 po ang isang pilsin. Bali, inabot na ilang oras tayo? May tatlong oras? 8, 9, 10, 11. Honey, may tatlong oras. Ang isang saklang po ay inabot ng tatlong oras na pagluluto ng alak. Ayun po, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo.